Hey, it's Ty and welcome back to my channel. Happy Valentine's Day. And it's now time for another episode of Taste Test by Ty. At ang taste test natin is the newest release from McDonald's. Nabanggit ko na to sa previous video ko na for sure i-release na rin nila to. And hindi nga ako nagkamali, ni-release na nila ito since it's Lent na. Nag-release na ng bagong sandwich, which is yung crispy fish fillet sandwich. So ito ang ite-taste test natin for today's video. And yan, let's appreciate yung box. Gusto ko yung kulay blue. So ito yung ite-taste test natin for today's video. If I remember it correctly, last year ang nirelease nila is fish fillet lang, hindi siya sandwich, as in walang sandwich. I don't know if I'm correct or not, pero ayun yung pagkakaalala ko. Ang alam ko fish fillet lang ang release nila last week tuloy. Ayun, walang sandwich, but for now ayun nga yung ite-taste test natin, and I'm so excited to try this kasi it's my first time to try yung sandwich na fish fillet nila. Ang na-try ko lang is yung fish fillet, pero itong crispy fish fillet na sandwich, hindi ko pa ito na-try, kaya bago to sa akin, and I'm so excited to try this. Kaya if interested kayo malaman yung comments and thoughts ko about this, just continue watching. And before we start, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button para notified kayo whenever I upload a new video. And comment your video suggestions. If meron kayong gusto makita sa channel ko, just comment it sa comment box below, and if accessible sa akin yan, so try talaga natin yan. And also please do follow me on my other social media account. If a flash ko na lang sa screen yung handles ko, but without any further ado, sana natin ang taste test. Bago natin umpisahan ang taste test, syempre, sa pricing muna tayo. This is 149 pesos for a la carte. Syempre, a la carte lang tayo. Pero available din siya with fries and yung peachy fizz nila. Yung last time na taste test ko din, kasama nung McWings, pinepair din siya dito. So, yun. Pero for me, a la carte lang siya since ito lang yung gusto ko matry. Dahil na-try ko na yung peachy fizz nila. This is 149 pesos. And ito yung itsura niya. Yan, ganyan siya kalaki. And sobrang kinis nung buns. Yan. And ito yung pinaka-sandwich. Meron siyang cheese na kasama. So, tikman na natin. I'm so excited to try this. Game taste test. Last bite. Bago ko sabihin yung comment ko. Tumapon yung sauce. Nag-drip. Siyempre, after natin... After natin punasan yung nag-drip na sauce, it's now time for my comments para dito sa newest release from McDonald's, which is yung kanilang crispy fish fillet sandwich. Sobrang a must try to. If hindi nyo pa na-try to, i-try nyo na. Sobrang solid yung crispy fish fillet sandwich. Nagustuhan ko siya. Yung cheese talagang hindi tinipid, as in isang buong malaking square na cheese talaga. And also what I like about this is yung sauce niya, yung tartar sauce niya, nandiyan yung tanginess, and also hindi siya tinipid din kasi kitang-kita niyo naman nag-drip yung sauce, meaning marami siya, hindi siya tinipid, which is sulit na sulit yung 149 pesos for this kasi nga hindi tinipid yung mga
naka-include dito, which is yun nga, yung cheese and also yung tartar sauce. And for the fish fillet, yung mismong square, okay din yung lasa niya, hindi siya fish, I mean hindi siya malansa, which is a thumbs up, and also crunchy din siya, which is a thumbs up also. And I think this is best paired with their fries, kaya siguro kinombo nila. Sa bagay, merong fish and chips, which is fish fillet and fries, kaya siguro mas masarap to if may kasamang fries. Kaso hindi na ako umorder ng fries since ito lang naman yung gusto ko i-try. And for the experience, it's a thumbs up talaga. It is a must try. And if fan ka ng mga fish fillet or mga fish sandwich, definitely kailangan mo tong i-try. Kasi for sure, limited time only na naman to. After ng Holy Week or ng Lent season, wala na to na naman sa McDonald's. Kaya go to the nearest McDonald's sa inyo. Pero I think sa ibang bansa, available to all time. Hindi siya yung parang promotional na food lang or promotional lang sa menu nila. Parang staple to. I don't know if tama ako. Pero I think ganun siya. Dito lang sa Pilipinas talaga promotional siya. Kaya get it while it's available. So yun lang. So yun lang ang masasabi ko dito sa news release from McDonald's, which is yung crispy fish fillet sandwich. So tapos na tayo sa comments and tapos na rin ako sa taste test. It's now time for my rating para sa newest release from McDonald's, which is yung kanilang crispy fish fillet sandwich. So for the fish fillet sandwich, bibigyan ko to ng 9 out of 10. Sobrang solid niya and i-try nyo na. Take it from me, sobrang solid ng fish fillet sandwich, and yeah. So, that's it for this episode of Taste Test by Thai. And if you do enjoy watching my video or kahit hindi nyo yan na-enjoy, you know the drill. Like, share, subscribe, and click the notification bell button para notified kayo whenever I upload a new video. And comment your video suggestions. If meron kayong gusto makita sa channel ko, just comment it sa comment box below. And if accessible sa akin yan, talaga nga namang ito, try natin yan. And by the way, may napalagpas pala akong i-taste sa harap nyo. Since walang malapit na contest sa akin, yung crinkle cheesecake nala. Gusto ko siya i-try, pero medyo matagal na siyang na-release. Kaya let me know if gusto nyo makita yon sa channel ko. Yon, iti-taste test natin and try natin yung crinkle cheesecake ng Conti's. And yon, sana mag-release pa yung ibang fast food na mga new food sa kanilang menu para ma-try natin yon. Pero for now, this has been Thai and I will see you guys on my next one. Bye-bye, cheerio, TY!